tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Oh, Alice, may pasyente pa ba tayong naghihintay? Ah, opo, Doc. May isa pong naghihintay. Naku, paano kaya ito? Tinawagan ako ni Mrs. Walang pagkain yung bunso namin dahil hindi siya nakapagluto ng baon niya. Hindi naman pwedeng si Mrs. dahil sa pagtitinda niya ng mga cosmetics. Kaya kausapin mo na yung huling pasyente natin na bumalik lang siya after lunch. Sige po, Doc. Kung hindi lang sana nagugutom yun ako, tatapusin ko na yung humabol na pasyente. Kaso, kawawa naman yung anak ko eh. Baka magkasakit na yung malipasan ng gutom. Sige po, Doc. Nakuha lang po naman siya ng impormasyon? Opo. Ano na ulit yung pangalan niya? Romel po. Romel. Anong pagagawa niya? Magpapaklining ng ngipin at saka magpapajakit daw. Ganito na lang. Tanungin mo siya kung may iba pa siyang gagawin sa labas. Kung meron pa siyang lalakarin sa labas, pabalikin mo na lang after lunch. At kung wala naman, dito na lang ang sadya niya. Papasukin mo siya. At pahigain mo na lamang diyan sa dental chair. Opo, Doc. Sige. Tawagan mo na siya para makaiga na siya at makapag-relax. Habang pupuntahan ko yung anak ko, sandali. Opo, Doc. Sige po. Ikaw tangang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Madagalan ka na pala sa dental clinic na to. Oo. Magdadalawang taon na siguro. Ano bang kurso mo? Sekretaryal. Pero hindi ko natapos eh. Mas maganda sana ang trabaho kung natapos ko ang kurso ko. Okay lang yan. Marami namang hindi nakatapos ng pag-aaral na matagumpay naman sila eh. Oo nga eh. At marami rin nakatapos ng kuleyo na hindi nagagamit ang pinag-aralan. Nasa diskarte talaga ng tao ang kanyang ikatatagumpay. Siya nga pala. Baka gusto mong magkape. Ha? Baka ako nagugutom ka't mag-aalas 3 na ng hapon. Kanina ka pa dito naghihintay, di ba? Okay lang ako. Kumain naman ako sa bahay bago ako pumunta dito. May coffee dito o kaya naman juice. Baka nauuhaw ka. Hindi. Okay lang ako. Mabuti na yung wala akong kinakain para marilis pa rin ang bunganga ko. Nakakahiya naman kay Doc kung maamoy niyang mabaho ang hininga ko. Si Sir naman, ang ganda-ganda nga ng ngipin mo eh. Tingin ko nga, lagi kang nagpapa-dental check-up. Oo. Mahalaga rin kasi ang ngipin. Hindi ka makakain ng gusto kung wala kang ngipin. Palabiro ka rin pala, Sir. Oo. Dapat lang para hindi tayo madaling tumanda. Siya nga pala. Huwag mo na pala akong tawagin, Sir. Sa tingin ko naman eh, magkasing edad lang tayo. Nakakaya naman dahil pasyente at kliyente ka namin. Dalawa lang naman tayo dito eh. Wala naman yung boss mo. Walang ibang nakakarinig kundi tayong dalawa lang. Siya nga pala. Romel ang pangalan ko. Romel Salazar. Oo nga. Yan nga ang nakasulat sa patient notebook namin. Oo nga pala, no? Ikaw, maaari ka bang malaman ang pangalan mo? Alice, Alicia Punsalan ang buo kong pangalan. Ikinagagalak kitang makilala.
Alicia. Ate ko, hindi na ako hinintay. Kalagay ko hindi ka na hinintay noon dahil may iba siyang hinintay. Ha? Anong ibig mong sabihin, Dok? Bakit? Hindi mo ba ba nakikita ang pangatlong beses na siyang sinundo dito? Ha? Kilala mo, Dok, ang lalaking sumusundo sa kanya? Oo, pasyente ko sa klinikang ito. Nagkakilala sila hanggang sa nagkukwentuhan siguro. Hanggang sa napansin kong hindi na ikaw ang nakikita kong kasama niya sa pag-uwi, kundi si Romel. Kaya pala, sa duwing dumarating ako dito sarado na dahil nauunahan na ako ng lalaking yon sa pagsundo ko sa ate ko. Wala tuloy akong kasamang uuwi ngayon. Kung gusto mo, di ako na lang ang maghatid sa'yo. Sa bahay niya. Dok! Wala namang magagalit sa akin. Limbawang ihahatid kita sa inyo. Malibal lamang sa'yo. Baka may magagalit kung ihahatid kita. Ha? Please. Sige na nga. Kasi hindi ako sanay maglakad mag-isa. Ikaw ha, sino yung naghatid sa'yo kanina? Ha? Ang sabi ni inay, may naghatid daw sa'yo kanina na nakasuot ng puti. Si Doc Steve yun. Doc Steve? Oo ate, yung amo mong dentist. Ano? Inihatid ka dito sa bahay? Eh bakit daw? May kailangan ba siya sa akin? Palagay ko ay hindi ikaw ang kailangan niya, kundi ako. Teka nga muna, ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Palagay ko, ay crush ako ng amo mo. Attracted yata sa beauty ko ang amo mo. Ha? Bakit mo naman nasabi yan, Aber? Kasi nga, inalok akong ihatid dito sa bahay. Sigurado ka? Oo, ate. Ganito yun kasi, tulad ng dati, sinundo kita sa dental clinic. Pero wala ka na, si Doc Steve... Ang nadatnan ko na nagsasara ng klinika ay siyempre, tinanong kita. Wala ka na raw doon dahil may sumundo sa iyo. At nang masabi ko na hindi ako sanay lumakad mag-isa, inalok niya ang sarili niya. Kaya hayun, inihatid niya ako dito sa bahay. Pero, teka muna ate, ako lang ang sinisita mo na naghatid sa akin Ikaw din kaya? Sitahin ko ngayon. Ha? Sino yung tatlong beses nang sumundo sa'yo sa klinik? Aminin, sino yun? Good morning, Doc. Oh, Romel, ikaw pala. Magpa-cleaning ka ba? Kailangan kita nililis na. Hindi ako magpa-cleaning. Iyayain ko lang sana ng dan si Alice. Naroon ba siya? Alam ko si Alice pa lang sa jamo. Kala ko magpa-cleaning ka ulit ng ngipin. Wala siya. Ha? Nag-absent siya? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nagkasakit ba siya? Oh, hindi. Ikaw halata na kita masyado. Inlove ka na dun sa dental assistant ko Medyo.
Nako, pag nagkataon, magiging magbilas pala tayo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kursunada ko rin yung nakababatang kapatid niyang si Alice eh. Nako, kailangan palang galingan natin pareho para matuloy ang pagiging magbilas natin. Sabi mo, ate, hindi ka nang sundo ngayon ni Romel dahil may inilalakad siyang papeles? Oo. Dadalawang linggo lamang kasi ang kinuha niyang bakasyon niya dito sa trabaho niya. Kaya nilalakad niya ang extension ng kanyang visa. Visa extension? Oo nga. Dahil dalawang linggo lang daw ang kinuha niyang bakasyon. Kaya pati visa niya, dalawang linggo rin ang kinuha niya. Kaso, gusto niyang extend ang bakasyon niya. Kaya pumunta siya ngayon sa Canadian Embassy para ipa-extend ang kanyang visa. Ang ibig mong sabihin, ate, ay balikbayan si Romel? Oo, hindi ko rin alam eh. Kahapon ko lang din nalaman nang magpaalam siya sa akin na pupunta ng Maynila. Kaya hindi niya ako masusundo ngayon. Saan sa ibang bansa siya nagtatrabaho, ate? Sa Canada raw. Ha? Naku, ate! Huwag mo na siyang pagkawalan! Pag nagkataon, ay makakapunta ka ng Canada! Mga anak, kumain kayong mabuti para malusog lagi ang inyong pangangatawan. Opo, Inay. Opo, Inay. Siya nga pala, Alice. Balita ko, may nanliligaw daw sa'yo na balikbayan. Huh? At sino namang Marites ang nakapagkwento sa inyo niyan, Inay? Ay, nako. Eh, sino pa? Di ang katabi mo na lagi mong kasama sa mga lakad mo. Ito talaga... Napaka-chismosa. Ay, aray ko. Ang sakit, aray ko. Ang sakit ka dyan. Hindi pa nga kita kinukurot eh. Ang sakit na kaagad ang sinasabi mo. Ay, nako. Sagutin mo ako, Alice. Totoo ba yung sinasabi ng kapatid mo? Babaeng ito kasi. Napaka-katinang dina. Alice, tinatanong kita. Totoo ba na may balikbayan na nanliligaw sa'yo? Oo, Inay. Eh, saan siya sa ibang bansa? Sa Canada po. Pagkakataon mo na to, anak. Huwag mo nang pakawalan pa para naman makapunta ka sa Canada at madala mo kami ng itay mo at ng kapatid mo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Kita mo, ate, sabi ko naman sa iyo eh, buto sina Itay at Inay sa bago mong manliligaw eh. Tumigil ka nga dyan. Hindi ko pa nga siya lubos na kilala. Oh, di sumama kang makipag-date sa kanya para makilala mo. Ano? At ikaw pa talaga mismo magtutulak sa akin para makipag-date sa lalaking yon. Hindi mo man lang naisip na pwede akong mapahamak sa pagsama ko sa lalaking yon? Ano ba naman yung takbo ng isip mo, ate? Siyempre, kasama ako pag nagde-date kayo. Ano? Oh, hindi ba? Tiyo, pero naku, ate, kung ipapasyal ka niya, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ang babaeng ito talaga, yun naman pala ang motibo, ang makasama sa pamamasyal. Ikaw na nga itong nagsabi,
na baka mapahamak ka kung makikipag-date ka. Kaya kailangan kasama mo ko. Ito ang budget mo sa buong linggo, ha? Tipirin mo yan para may maitabi ka. Bagong sahod ka yata ngayon, ate. Oo. Binigyan ko na rin sina inay at itay na pambili ng mga kailangan natin dito sa bahay para hindi na alis-alis pa ng bahay si inay-inay para lang umutang sa kapitbahay ng pambili ng kailangan sa pagluluto. Alam mo, ate, ayoko ng buhay na mayroon tayo ngayon. Ano ka ba? Hindi naman nagkukulang sina inay at itay sa'yo. Eh kahit pa paano, nakapag-aaral ka. Eh dahil naibibigay naman nila ang pangmatrikula mo. Oo nga, napag-aaral nga nila ko. Naibibigay nila on time ang pangmatrikula ko. Pero kung wala ka na nagbibigay ng baon at pamasahe ko, ewan kung makapag-aaral pa ako. Siyempre, laging kapos. Kaya nga nandito ako, tumutulong sa kanila para makapag-aral ka. Pero, tingnan mo nga naman ang sarili mo. Nahinto sa pag-aaral dahil sa kakapusan natin. Wala kang pamasahe. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga, may trabaho ako ngayon na pwedeng makatulong kina inay at itay sa pagpapaaral sa'yo. Kaya alam mo, ate, kung may iba pang paraan para mabago ko ang takbo ng buhay ko, gagawin ko. Sa anong paraan naman yun? Ang makapag-asawa ng mayaman. Para kahit hindi na ako kumakayod, ay mabubuhay ako ng maginhawa. Kasi kung aasa lamang ako sa magiging sahod ko, pag nagkatrabaho ako, ay wala rin. Ganito rin ang magiging buhay ko. Tama lang sa araw-araw, walang naiipon. Ah, basta! Ipagpatuloy mo lang ang pag-aaral mo habang hinihintay mo ang sinasabi mong Prince Charming mo. Tama naman ang inay mo, anak eh. Posibleng makaahon tayo sa kahirapan. Kung ang mapapangasawa mo eh, yung sinasabi mong bayan na galing ng Canada, kaya huwag mo nang pakawalan yun. Ang itay naman, nakikiayon pa kayo kina inay at sa kapatid ko, ha? Eh, practical na ngayon ang buhay. Kung sino mang makapagbibigay sa iyo ng maginhawang buhay, yun na. Nanliligaw pa lang naman siya, itay. Marami pa po ang pwedeng mangyari. Kaya nga, sinasabi ko na ngayon pa lang, sagutin mo na. Huwag mo nang pakawalan. Baka mapikot pa ng iba. Itay! Mabuti ka pa, ate. May nanliligaw sa'yo ng balikbayan. Ako kaya? Kailan din kaya ko ligawan ng isang balikbayan? Wala pang ang balikbayan na manliligaw. Pero may dentist ka namang maliligaw. Hmm? Ano ba naman halaga ng kikitay ng isang dentista kung ikukumpara sa dolyares na matatanggap pag nagkatuluyan kayo ni Kuya Romel? Alam mo, hindi naman pera ang batayan sa isang matagumpay na pagsasama eh, kundi nasa pagmamahala ng dalawang tao. Mapera nga ang lalaki, hindi naman mahal, di wala rin silbi. Ate, marami na akong nasaksihan. Lumilipad sa bintana ang pag-ibig kung kumakalam na ang tiyan. Kaya ako, kung may pagkakataon rin lang na makapunta ko sa ibang bansa,
hindi ko papansinin si Steve kahit na dentista pa siya. Saan hahantong ang pangarap ni Angie? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligden, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kaisarap ng ating suyuan lagi kong natatanda.